Nabigo nga po mga idol ang Golden State Warriors na maipanalo ang game ngayong araw laban sa San Antonio Spurs 126-113 nang wala ang kanilang superstar na si Stephen Curry matapos ang injury nito sa kanyang paa. At gaya nga po ng inaasahan, wala nga talagang player ang Warriors na kayang pumalit sa kanyang pwesto. Pero technically, sinubukan rin naman nga sana ni Klay Thompson na kargahin pansamantala ang offensive load ni Stephen Curry ngayong araw sa pagtatala niya ng 27 points. Ang problema lamang, siya lamang nga po ang nag-iisang player na nag-step up sa kanilang team laban sa worst team sa West at laglag na ngayon na San Antonio Spurs na pinangunahan naman ni Keldon Johnson na merong 22 points at si Jeremy Sohan na kumuha ng 20 points. Bukod nga po dyan, isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Coach Steve Kerr na paglagay nila kay Jonathan Kuminga bilang first option sa kanilang opensa kaya sila maagang nag-struggle. Na-question rin naman ang mga fans ang naging desisyon nito na pagbangko. Yes mga idol, binangko nga po si Klay Thompson sa huling 5 minuto ng 4th quarter kahit eto lang naman ang may mainit na shooting na sanang may kakayahan na humabol sa kalamangan ng San Antonio Spurs. Kaya sa huli, natalo nga po dito ang Warriors na siyang rason bakit tuluyan na silang bumagsak sa 30 losses. Siyempre dito naman sa top 1 na Boston Celtics, hindi lang sa East kundi pati na rin sa buong NBA, sa kanilang record na 48 wins ay may ilang mga analyst na rin naman ang nawawalan sa kanila ng tiwala pagkatapos nilang matalo kontra sa defending champions noong nakaraan na Denver Nuggets. Bagamat man patuloy na nagdodomina ang Celtics sa kanilang nakalipas na laro, hindi rin naman nga nila masyadong nagagawa laban sa malalakas na kupunan. Kaya wala nga talagang magiging silbi ang kanilang mataas na record kung hindi sila mananalo sa mga legit contender, since nangangahulugan lamang nito, meron pa rin naman silang tinatagong problema o kahinaan na siyang magiging rason para mag-choke muli sila sa darating na playoffs. Maging si Jason Tatum, umamin sa harap ng media na hirap talaga ang kanilang team nakipagsabayan sa malalakas na kupunan kagaya ng Denver Nuggets. Ibig sabihin, hindi pa rin naman sila dapat magpakampante ngayong season sa kanilang kampanya lalo pat number 1 team sila. Samantala, matagumpay nga po na naipanalo ng Los Angeles Clippers ang kanilang game kontra sa Chicago Bulls 112-102 sa pangunguna ni Paul George na merong 22 points, Kawhi Leonard 19, James Harden triple-double 14-11 rebounds 10 assists. Kaya dahil nga sa kanilang pagkapanalo, meron na nga silang 41 wins bilang pang-apat sa West. At isa nga sa mga rason dito bakit nakuha at napapanatili nila ang magandang pwesto dahil sa ipinapakitang performance ni James Harden. Yes mga idol, grabe nga ang impact ng playmaking nito sa mga pagkapanalo since inadjust nga niya simula nang sumali siya sa Clippers. Well, hindi nga kagaya noon mas prioridad na makagawa nito ng magagandang plays sa kanyang mga kakampi. Sa ganyang paraan, hindi sila masyadong magkakaproblema sa opensa since magkakaroon ng rhythm ang halos lahat ng kanyang mga kakampi.